And welcome to the People's Conference entitled PaSikLab 2022, Pagtapos ng Siklo, Laban Natin To. Ang PaSikLab 2022 ay isang konferensya ng mga people's organization para makapag-usap kung paano nga ba matatapos yung siklo ng mga disaster at ganun din naman yung dahilan bakit nagkakaroon ng disaster. Ito para doon sa mga community-based organization, yung talagang direktang tinatamaan ng mga disaster at unang nakakaramdam ng disaster. Kung sila yung lagi nakakaramdam nito at sila yung gumagawa ng paraan para masolusyunan ito, dapat siguro kinukonsulta sila. Ito ay para sa kanila at para kung ano man ang makakalabasan nito ay ilalabi natin sa national government agencies para sana makaisip ng mga pagsuporta sa mga solusyon na naisip nila. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng aral at pakikisangkot sa aktibidades, sa kung ano talaga ang tunay na problema ng mangisda, ano talaga ang problema ng pagkasira ng pangisdaan, at ano ba talaga ang problema ng kahirapan. Ito na yung pagkakataon na magkaroon ng network na malapad-lapad na ang konsentrasyon ay paglilipat ng kapangyarihan sa maliliit na mamamayan doon sa community. Aabot sa pagbubuo hanggang sa pagbubuo ng mga plano at programa, wala kaming problema doon, sasama kami doon. Kasi isa yon sa aming pangarap na malutas na yung problema natin sa pagkawasak ng pangisdaan, pagkasira ng kalikasan at maiangat din ang buhay ng mga mangisda. Nilook forward natin na even without the intervention of the NGO or the group ay makakapagtindig sa sarili yung grupo. At higit sa lahat, yung makita nila yung the powers beyond sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Pero nakita natin with the field prep at CDP na kaya nilang lumampas doon sa limitations ng NGO at maging bahagi ng pagpapalakas ng people's organizations. Kaya nilang pumarte doon sa pagsisikap na tulungan ang komunidad para i-assert ang kanyang kapangyarihan at ibigay ulit sa mga tao yung understanding at yung antas ng kamalayan na magpapakita sa kanila ng kaparaanan kung paano lalampasan ang kahirapan. Naglalabas kami ng mga research agenda o mga dapat naming gawin sa mga susunod na taon. Sa nangyari sa UP Resilience Institute, magkakaroon kami ng strategic planning para sa mga susunod na tatlong taon. At yung kasalukuyang kalagayan, mga aral na pinag-uusapan natin dito sa conference na to, ay isang magandang basihan para siyang situationer. So kung ikaw ay mag-strategic planning, isa na ito sa mga magandang scanning of the environment na kung saan dito pagbabasihan kung anong gusto namin gawin specifically sa academia. So meron kami People's Academy Secretariat, ang UPRI sa Philippine Academic Society for Climate and Disaster Resilience. At plano nga namin na magkaroon din ng mga pag-uulat, magkaroon ng konferensya. At yung ganitong klaseng conference ay isang input sa mga ganitong klaseng gawain. Napakahalaga ang pag-work together, ang collaboration ng iba't ibang mga organisasyon sa iba't ibang antas, iba't ibang sektor para makamit ang isang inaasahan natin sa ating lipunan. Ang lipunang makapagsisilbi sa pangangailangan ng mga marginalized sections of the population at saka more so yung mga vulnerable sections. Naniniwala tayo na iba ang magiging kalakasan, epekto at yung potency ng mga magagawa natin kapag napagtipon-tipon sila at napagsama-sama sila. Importante rin talagang maganap na itong People's Conference natin. Tinitingnan ko siya as the worst time and the most important time for a People's Conference given. Worst time dahil yung ating shrinking democratic space, pero at the same time, mainam na magkasama-sama po tayo dito lahat. At magko-commit po tayo sa field prep, sa CDP, sa mga partners, mga partner po natin within the country partnership na matulungan, mataas ang kapasidad ng mga organizations na
naaabot natin. Para sa mga hindi pa naaabot, ay sisikapin po natin talagang mayakap sila at mahalikop po ang mga people's organizations po natin sa buong bansa.